Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, pag-uusapan natin kung bakit nababawasan yung watch time hour natin, kung talaga bang nawawala siya. So isa ka ba sa mga namblema, tumaas ang kulay, kumunot ang noo, at nabwisit dahil nababawasan lagi ang iyong watch time hours. So bago tayo mag-start, intro pasok! Sabi ko kanina, pag-uusapan natin yung about sa watch time hours na nababawasan. So, kung na-experience nyo yung ganyan, na-experience ko din siya. So, isa din ako sa mga nag-visit nawawala yung watch time hours na meron sa channel ko o yung mga na-views dun sa channel ko. So, mga oras na napanood nila dun sa ginawa kong video. So, nainis ako nun kasi bakit lagi siyang nababawasan? Bakit laging bawas yung watch time hours ko? Na hindi ko naman alam. Kasi kada araw o kada the next day, nagpapalit siya. So, i-attach ko din yung mga days o nababawas sa akin kada araw. So, yun nga, dahil hindi ko pa alam kung bakit nawawala yung watch time hours ko o bakit siya laging nababawasan. So, nakakainis kasi katulad kong bagong YouTuber lang, so maliit lang yung channel ko. Hindi naman ako ganun kakilala, so hindi din ganun na-review yung mga ginagawa kong video o vlog. So, syempre, napaka-importante sa atin nun. Kahit kaunting views lang yan o dami ng gumagawa ng vlog, so napaka-importante sa atin ng watch time hours. Kasi, lalo't hindi ka naman ganun kakilala. Kasi, kaysa panoodin ka nila, mas papanoodin nila yung mga kilala o sikat na tao. Kasi, kahit maliit o malaki man yung mabawas sa watch time hours natin, napaka-importante na rin nun sa atin. Kasi, mahirap nga makuha watch time hours sa YouTube. So, bago tayo mag-start, don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong upload na video. Una tayo sa YouTube channel ko. A few moments later. Nandito na tayo sa channel ko. So, ito yung YouTube channel ko. So, ito rin yung mga video na nagawa ko. So, guys, sa cellphone lang ako nag-screen recorder kasi cellphone lang yung gamit kong pang-vlog ko. So, ngayon, punta tayo sa YouTube studio. So, pag napapansin nyo to, itong picture nyo to, yung profile nyo sa YouTube channel nyo. So, i-click nyo yan. Then, hanapin nyo to, itong YouTube studio, itong may araw na to, yan. So, click nyo lang yan. Pupunta tayo sa YouTube studio nyo. So, sa YouTube studio nyo, dito nyo makikita yung nagawa nyong vlog and yung mga watch time hours na meron kayo. At saka yung mga may nag-comment sa video nyo. Ito yung analytics. I-click nyo lang itong view more. So, ayan, dito mo makikita watch time hours, kung ilan yung subscriber mo, kung ilan yung mga nag-view sa'yo, kung ano yung mga top videos mo sa loob ng 28 days. So, ngayon, dito tayo sa overview. Yan, click lang natin itong watch time hours. So, ayan, dito mo makikita kung ilan ang watch time hours na meron ka. So, ayan, nakaset siya ng 28 days. Yes. Sa loob lang ng 28 days, yun lang yung lalabas na merong watch time hours mo. So, nakaset lang siya dan. Dun mo lang makikita kung ilan lang yung pumasok doon sa loob ng 28 days mo. Kung ilang hours lang yung meron. So, i-click mo lang yan. Ito yung lalabas. Then, click mo to. Yan, nakaset na siya dun sa last 28 days. So, 4 weeks ang naalagay doon. Di ito ang lalabas doon. Inet mo siya ng 7 days. Mas bababa yung watch time hours niya. So, mapapansin nyo, 1.5. So, sa loob ng 7 days na nakaset yung watch time hours mo, eto lang yung lalabas na watch time hours. So, 1.5. So, mababa. So, pag sinet mo siya ng 365 days, so, hanapin nyo lang yung 365 days. Yan, click nyo lang yan. So, eto na po yung
pinaka bilang ng watch time hours nyo. So, hindi po siya nababawasan. Kung saan lang po nakaset yung days o saan lang siya nakaset, dito, ito, yan. Kung saan lang siya nakaset dyan, yun yung lalabas na watch time hours na meron ka. So, pag yung watch time hours mo nakaset ng 7 days, so bababa siya. Pero, kapag na-set naman siya ng last 28 days, katulad nun sa akin, nakaset siya ng 28 days, eto lang yung watch time hours na lalabas sa kanya, 48.5 hours. Pero, pag sinet mo siya ng 365 days, so eto na yung pinaka-total nung meron kang watch time hours. So, hindi po siya nababawasan. Dun lang po siya nagbe-base kung saan po nakaset, kung ilang days ba ang nakaset doon, kung 365 days, last 90 days, last 28 days, and last 7 days. So, kapag nakaset ng last 7 days yung watch time hours mo, so, mas nakakabullshit kasi mas bumababa. So, akala mo nababawasan siya. Hindi po siya nababawasan. Depende lang po kung saan po siya nakaset. So, ganyan din ako noong una. So, inis na inis ako. Sabi ko, bakit araw-araw nagbabago yung watch time hours ko? Laging nababawasan. So, hindi po. Depende lang pala sa kung saan siya nakaset nyo. So, sundan nyo lang po kung paano siya tignan para makita nyo kung ilan na talaga yung watch time hours nyo. So, yun lang. 1 hour later. So, yun nga. Pinakita ko sa inyo kung paano nyo makikita o paano nyo malalaman kung ilan na yung watch time hours na meron kayo. So, guys, hindi po siya nababawasan. So, depende lang po kung ilang days siya nakaset. Meron doon 7 days, 90 days, 365 days, o last 28 days. So, kung saan lang siya nakaset, yun lang yung watch time hours na lalabas sa kanya. Okay, sundan nyo lang yung ginawa ko dun sa screen recording na ginawa ko. So, sa cellphone lang po yun kasi cellphone lang din yung ginagamit ko pang-vlog. So, sundan nyo lang siya. Doon nyo makikita kung ilan yung watch time hours na meron na kayo. So, yun nga, hanggang dito na lang muna yung video. Sana may natutunan kayo. And itry nyo para malaman nyo rin kung ilan yung watch time hours na meron kayo. So, thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!